Happy family. Hello mga kalingap. Hello mga kalangga. Please subscribe. Jens Johnny. Hello guys, so yan, welcome to my YouTube channel, Jens Johnny. So for today's video, ayan, magre-reaction lang po tayo sa vlog ni Daddy Donna TV sa Manide, yon. So it's a Manide tribe. So ayan, but before that, syempre, shoutout muna natin. Syempre, ang ama ng Kalingap, ang founder ng Kalingap, syempre, Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs. And syempre, Kalingap Rob, and of course, Ruel of Malalag, syempre, Rachel Morales Vlog. And syempre, Daddy Donna TV, Lorne TV, Kuya Red Novena, Kuya Brooks, at syempre, The Rock. Syempre, shoutout syempre sa buong team Kalingap po. And of course, Ate Anna Hanley, shoutout po. And of course, Roland Amarles Channel, support nyo din. And syempre, Laila Mendoza, and syempre si Sang Kai Lodz, yung Kalingap Watcher Reactors. Syempre, napasali po tayo doon. But suddenly, hirap pa po tayo sa time ngayon. Kaya hindi ako masyadong makakapag-reaction ngayon. Pero still, andun pa rin tayo, support pa rin tayo. No? Kasi pagdating ko po sa Pinas, ayan doon na po ako babawi na mag-reaction. So, as of now, parang ganito lang muna yung magagawa natin. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung suporta natin sa Rochelle, syempre. Syempre, sa buong Team Kalingap. And of course, sa pangunguna po ni Kuya Bas Santos Matubang. So, for today's video, guys, sa vlog ni Daddy Donut, yung sa Manide Tribe, nakita naman natin na tinayuan na ng bahay. No? So, ang bahay, ano, ganda siya, maganda. Ang cute ng bahay kasi may ano na siya. May tiris baga. So, ang cute. Kasi nung yung bahay na may tiris na nauna doon, yun yung inakyatan ko eh. Tinest ko siya kung matibay ba. Kasi yung bahay namin dati, ganun din. Kung baga, kawayan yung ano, yung sa papag niya. So, tinest ko siya matibay. Dalan-dalan pa nga ako doon. So, ang saya nila pagmasdan guys, no? Kasi, nakikita mo yung tuwa sa bawat puso nila. Lalo na yung interview ni Daddy Donut, ang isang Manide. In-interview niya. So, ayun, nakakatuwa pagmasdan. Ang sabi ni Daddy Donut is kahit isang pabahay lang sa isang buwan. Pero grabe, napakabilis po. Ayan, congratulations Daddy Donut. And syempre, sa mga tulong po sa kapulisan at saka sa army. Syempre, sa pangunguna po ni Lieutenant. Nalimutan ko yung pangalan. Basta sa iyo, sir, congratulations. And syempre, malaking tulong po kay Daddy Donut ang tulong niyo po. And syempre, alam kong nagtutulungan naman kayo dyan. So, ayan, salut po sa inyong lahat. So, ang sayang pagmasdan ng mga Manide. Ang saya nila pagmasdan kasi, kumbaga, kung iisipin natin, malaking kaibahan po, no? Malaking kaibahan sa mga sa pamumuhay o tinitirhan nila before. So, yung bahay na yon is para sa akin. Sobrang swerte nila, no? Kasi sabi nga ni Tata, yung in-interview ni Daddy Donut, parang masasabi nila na may sarili na silang bahay at lupa. Kasi sila pala guys, is palipat-lipat po sila. Palipat-lipat sila lang tirahan kasi nakikitira lang po sila sa lupa. Tapos pag sinabi ng mga may-ari na alis na kayo dito, automatic po aalis sila mag-al sa balutan. Kaya bawat bahay nila wala po silang wala silang matinong mga gamit. Kung baga kubo lang talaga, tapos mga pinggan or konting mga may madlutuan lang silang simple kasi anytime pwede sila paalisin. Hindi mabigat sa easy lang sa kanilang naalis, no? So, kaya yon, napakaswerte. At syempre sa barangay, nakalimutan ko. Basta sa labo yon. Binigyan sila ng lupa, sariling lupa sa mga Manide. 3 hectares yun, yung laki nun eh. So, pwede silang maghanap buhay doon. Hindi na sila palipat-lipat kasi wala nang magpapalis sa kanila. Yung bahay na yon, sasabi niya nga, masasabi niya na sarili nilang bahay. So, for the first time, no? First time daw nila na nagkaroon ng ganon. First time nilang maranasan ang ganong klaseng bahay din. Kasi kung iisipin natin, ang mga tinitirhan lang naman nila is talagang as in kubo lang o bihira silang
makabubong ng yero kasi kadalasan is yung dahon ng anahaw. So, as in guys, kung kayo yung makapunta doon, talagang kukurutin yung mga puso ninyo. No? Kasi ako mismo naranasan kung pumunta doon. Talagang tinry ko doon pumunta, sumama kay Daddy Donut kasi yun nga nakikita ko sa vlog. No? So, totoo, pag andun kayo, iba yung feeling ninyo. Doon ninyo mararamdaman yung sobrang awa. So, although tayo mahirap din, ako mahirap din, pero doon kung mararamdaman yung sobrang awa pag andun po kayo sa location, andun po kayo sa sitwasyon, makausap nyo po sila. Kaya nung nakausap ko doon, kaya sabi ko nga, pagbibigyan nyo sila ng tinapay, yung dating po sa kanila is parang cake na po yun. Ganun po sila mag-appreciate po ng mga bigay po sa kanila. Kaya napakaswerte nila talaga kasi yun nga, nagtulong-tulong ang mga pulis sa mga barangay official. At syempre ang mga youth na napaka matulungin, mga youth, mga active. At syempre kay Daddy Donut, malaking tulong po kay Daddy Donut na andyan sila. Kasi kung si Daddy Donut lang po, dun si malamang yung kubo na. So, ayan guys, mas magandang plano pa din si Daddy Donut para sa mga manedi. Alam niyo ba kung anong plano niya? Syempre, papagandahin pa niya yung lakaran nila. Yung una nilang location is, nung una nilang punta is maputik, grabe. Pero nung pumunta ako, may putik din. Pero, ano na doon, simento na. Di ko lang alam kung si Daddy Donut ba ng panon or yung barangay na. Easy na lang siya akyatin or magpababa ka. Pero may maputik din doon sa kanila na malapit. Ganun din ang plano ni Daddy Donut. Ipasimento din niya yung daanan nila. Kasi, although may dadaanan ka pang ilog, pero ano man lang, mababaw. Talaga tuhod lang po. Kasi nung andun ako, tumawi din ako eh. Yun lang. Tapos, mahirap kasi pag hindi yun ipasimento kasi lalo na yung mga bata, nahihirapan. Tapos, kadalasan sa kanila is nagpapaa. Pero, ang saya nung andun ako kasi nakikita ko pa yung chinelas na bigay na ti Lorne sa mga bata. Yung mga bata, nagchinelas nung andun ako, nagchinelas sila. Sabi ko, wow, nakikita ko lang nakachinelas kasi kadalasan, nilalagay lang po sa kamay nila yung chinelas nila kasi siguro ayaw nilang masira or sanay sila sa nakapaa sila. No? Ang saya po pagmasdana, yung mga hindi nila nakasanayan, kumbaga, nabigay natin or nabigay sa tulong ng mga vlogger po. Siyempre si Daddy Donut TV sa Tilornis Kuyaret. At siyempre hindi po yan magaganap kung wala po ang mga malupit na sponsor. Siyempre ang sponsor ni major sponsor ni Daddy Donut siyempre si Ate Inday ng Singapore. Ayan, ingat ka po dyan Ate Inday always. Ayan, maraming salamat po sa walang sawa pong suporta kay Daddy Donut po. Alam ko po kung gano'n ko po yung kabuti. Kaya God bless po and siyempre ingat po dyan palagi. And of course, sa iba pang mga sponsor, no? So, yung nagagawa lang po natin is, bigay lang po tayo doon ng kunting ayuda. So, yun lang po yung kaya natin sa ngayon, no? So, masaya guys na personal ko nakapunta doon, personal ko naiabot. At syempre, naranasan ko rin mag-vlog kasama si Daddy Donut at si Kuya Rene. First time, pero grabe, wala akong masabi. Ngayon pa lang, namimiss ko ng mag-vlog. Kung tutusin kung pwede lang umuwi na ng Pinas, umuwi na ako. Pero, yun nga. May kontrata pa akong dapat tapusin. Kaya sabi ko, isang taon na lang po. Isang taon na lang yung